nyo sa pinaglilingkod. Ito na ibebenta to ng triple pa o doble pa dun sa pinili nila. Magkano po yung sweldo nyo sa pamimili? One minute, 37 seconds later. So, yun nga guys, babalik tayo sa bukid dahil naputol na ang dahon ng ating sibuyas. Then, nandito na rin yung mga manalaki. So, ito po yung mga mamimili ng ating mga sibuyas na good. So, ito po yung binabayaran ng 30 pesos per kilo. So, ayan po sila guys. Pinipili po nila yung mga good na sibuyas. Inaalis yung bulok, yung maliliit. Pinaghiwa-hiwalay, then inilalagay sa red bag. Ang isang red bag guys is nagkakalaman na siya ng 28 kilos na sibuyas. And then guys, yung mga pinagpilian, yung hindi na ilalagay sa red bag, ang tawag doon is pickles, nabibili naman yon sa mas murang halaga na lang guys. So, ito yung tinatawag nating pickles, yung pinagpilian ng good guys, ayan. So, ito na po yung sibuyas na pinagpilian ng good. Ito po yung buyer na i-interviewin natin. Jose. Magkano po bili niyo dyan, ate? 8. Oh my God! Wow! 8 ang kilo, guys, na binili nila. So, halo-halo pa ito, guys. Tapos, hinahati-hati nila sa limang klase guys. Ito yung limang klase guys. Ito yung durudor. Ito na yung maliliit at saka mga hindi bumilog na sibuyas. Ito yung kambalan. Meron ding semi-good at ito ang ating good pickles guys. Benta ang good pickles. Ito na ibebenta to ng triple pa o doble pa dun sa pinili nila. Yes guys, you heard it right. Nadodoble ang 8 pesos na bilin nila sa ating sibuyas. So, eto na yun guys. Magkano po yung sweldo nyo sa pamimili? Hindi ko alam. First time ko po. Paano masabi? First time daw niya.